Limang toxic na paniniwala na dapat mong alisin. Ang buhay na puno ng negativity ay hindi dahil sa bad luck o malas o dahil sa mga pangyayari. Ito ay dahil sa mga negatibong paniniwala at negatibong mindset o pag-iisip. Ito ay nilikha sa pamamagitan ng pagkondisyon sa paulit-ulit na habits, alam mo man ito o hindi. Kung gusto mong mabuhay ng malaya sa pagiging negatibo, ang iyong isipan ang kinakailangan mong itama, hindi ang ibang tao o ang mga pangyayari na dumarating sa iyong buhay. Bago ko isa-isahin ipaliwanag ang limang toxic na paniniwalang ito, isang pinagpala at positibong araw sa inyong lahat. Ako si Julieta Yang Arfiano ng Juliet Yang TV. Pwede ka rin mag-iwan ng suggestions at recommendations mo sa comment section sa baba ng video ito. Welcome sa aking video! Walang kinakailangan mong alisin sa iyong buhay. Una, blaming, paninisi. Ito yung paniniwala na ang lahat ng nangyayari ay kasalanan ng iba. Maraming tao ay sinisisi ang lahat sa ibang tao at sa lahat ng mga bagay kung bakit hindi nila narating ang gusto nilang marating sa buhay. Para sa kanya, ang lahat ay may kasalanan maliban sa kanyang sarili. Palaging kasalanan ng ibang tao. Maaring kasalanan ng kanyang amo. Kasalanan ng kanyang partner. Kasalanan ng iba kung bakit wala siya sa gusto niyang puntahan. Maaring ginawan ka ng hindi maganda ng ibang tao. At naiintindihan ko ito. Ngunit alam mo ba ang pagkakaiba sa pagitan ng tagumpay o yung masayang mindset at yung unsuccessful o yung may hindi masayang buhay? Sasabihin ko sa iyo kung ano. Ito ay ang kapangyarihan mong pakawalan nito at magpatuloy ka sa iyong buhay. Let it go and move on. Tanungin mo ang iyong sarili kung ano ang ginawa mo para hayaang mangyari ang mga bagay na yon. Paano mo maiiwasan ang ganitong pattern upang hindi na maulit muli sa darating na panahon? Ano ang magandang maidudulot nito? Kung makakaalis ka sa ganitong sitwasyon, hindi ito mangyayari kung hahawakan mo ito o maninisi ka lang. Kung gusto mong makalaya dito, kinakailangan mo itong pakawalan at tanggapin kung nasaan ka at gawin ang responsibilidad kung ano ang mga dapat gawin upang makarating ka kung saan mo gustong pumunta. Itong tanging paraan upang maging mabuti ang mga bagay. Hindi ka mapapabuti kung maninisi ka ng ibang tao. Hindi mahalaga kung sino ang tama o mali. Hindi ka mananalo sa buhay sa ganyang paraan. Mananalo ka sa buhay by letting go at ituon mo ang lahat ng iyong enerhiya kung saan mo gustong makarating. Pangalawa, successful people are greedy or selfish or fill in the blank. Ang tagumpay na tao ay sakim, makasarili o punan ang patlang. Una sa lahat, hayaan mong i-define ko muna kung ano ang ibig sabihin ng success. Napakahusay na sinabi ni Earl Nightingale na ang success is simply when you achieve a quality of life you want for yourself. It doesn't have to be money, but money can be part of it. It doesn't have to be material things, but material things can be part of it. Ang ibig niyang sabihin,
ay ang tagumpay ay simpleng nangyayari kung makamit mo ang kalidad ng buhay na gusto mo para sa sarili mo. Hindi ito kinakailangang pera, ngunit ang pera ay maaaring parte din ito. Hindi rin kinakailangan na ito ay material na bagay, ngunit ang material na bagay ay maaaring parte din ito. Inaalis nito ang argumento tungkol sa pagiging sakin, sapagkat ikaw ang magde-define ng sarili mong tagumpay. Kaya't kapag huhusgahan mo ang mga mayayaman o tagumpay na tao at sasabihin mong sakin sila, sa lahat ng mga kaso, sila ang mas higit na gumagawa ng para sa ibang tao kaysa sa mga taong walang ginagawa. Sapagkat ang mga taong walang ginagawa ay walang idinadagdag na value sa mga tao at sila ay hindi mabibigyan ng gantimpala. Ang mga taong tumatangging trabahuhin ang kanilang sarili ay hindi lang nila ginagawang hindi sila matulungin sa kapwa. Ang mga taong nagsasabi na ang pera ay evil at naniniwalang ito ay kasalanan ay ang unang magsasamantala sa pagtaas ng sahod o bibili ng lottery ticket. Kahit sila pa ang umaakusa sa mayayamang tao na sakin, ito ay dahil ikinondisyon sila sa ganitong saloobin at paniniwala mula sa kanilang mga ninuno. Maaari kang maging tagumpay sa pamumuhay ng kalidad na buhay na tinutukoy mo na tagumpay. Magkaroon ka lang ng malaking kita sa pamamagitan ng pagdadagdag ng malaking value sa buhay ng iba. Kapag nakakapag-generate ka na ng mas malaking income, ang ibang tao ay mas makikinabang. Pangatlo, the toxic habits of gossiping, believing in everything you hear and not having a mind of your own. Itong toxic na nakaugaliang pagchichismis ang paniniwala sa lahat ng iyong naririnig at wala kang sariling pag-iisip. Ito ay talagang manggagaling sa common sense at common decency. Napansin mo na ba kung paano ang taong chismosa ay hindi ang pinakamasayang tao? Paano sila magiging masaya? Sapagkat sila ay nakafocus sa pagkakalat ng chismis o nagsasalita ng negatibo tungkol sa ibang tao, sa halip na asikasuhin ang kanilang sariling buhay. Napansin mo ba kung gaano kasaya ang mga tagumpay na tao na hindi nakikialam sa buhay ng may buhay at nakafocus sa sarili nilang buhay at bihira silang magsalita ng mga negatibong salita tungkol sa kahit sino o kahit anong paksa. Hindi sila naniniwala sa lahat ng kanilang naririnig. Hindi sila sumasali sa chismisan o ang pagbibigay ng opinyon tungkol sa ibang tao. Mabuhay ka ng malaya sa chismis at ang pagsasalita o maniwala sa negatibo tungkol sa ibang tao. Gumawa ka ng sarili mong opinyon base sa pakikipag-ugnayan mo sa ibang tao, ang iyong pakiramdam at ang iyong intuition. Pang-apat, I need other people to complete me. Kailangan ko ng ibang tao para makumpleto ako. Ito ang pinakamalaking problema ng sangkatauhan. Kinakailangan nilang mahalin at magustuhan ng ibang tao, ang attachment sa ibang tao. Marami sa tao ang hindi makakilos maliban kung sila ay may karelasyon. Ang pangalawang problema kapag wala silang karelasyon, ang buhay nila ay agad-agad na nasa emergency mode. Mas mababa ang pakiramdam nila at hindi sila kumpleto. Walang ibang tao ang makakakumpleto o magagawang kumpletohin ang buhay mo. Ikaw lamang ang makakapagparamdam ng pagiging kumpleto sa sarili mo. Maaari ka ding magmahal. Maaari ka pa rin magsaya. Pahalagahan ang iba. Ngunit huwag mong masyadong i-attach ang iyong sarili sa kanila. Hayaan mo silang maging malaya at hayaan mo ang iyong sarili na maging malaya. Ganun ka kahalaga. Panglima, allow money to control your decision.
pagpayagan ng pera na kontrolin ang iyong mga desisyon. Ang lahat ng ito ay tungkol sa pera. Ngayon, ito ay maaaring nakakalito kumpara sa mga naunang punto na patungkol sa pagbuo ng kayamanan. Kaya makinig kang mabuti. Walang masama sa paggawa ng pera. At kung nagdadagdag ka ng value sa buhay ng ibang tao, kahit ano ang ginagawa mo, hindi mo kinakailangang mag-alala tungkol sa pera na darating. Isipin mo kung bakit gusto mo ng pera. Kung sasabihin mo na gusto mo ng pera upang mabigyan ng mabuting buhay ang iyong pamilya, bakit mo gustong mabigyan ng magandang buhay ang iyong pamilya? Dahil ayaw mo silang makaranas ng hirap gaya ng naranasan mo upang maging masaya sila. Ang punto dito, hindi mo kailangan ng pera upang sumaya. Hindi mo ito kailangan upang magkaroon ka ng pagmamahal sa iyong buhay. Tanungin mo ang kahit sinong mayamang tao at sasabihin nila sa iyo, hindi ang pera ang makakapagbigay sa iyo ng tagumpay. Ang journey mo at ang iyong purpose ang makakapagbigay sa iyo ng tagumpay. Nakita mo? Maraming mga magulang ang lumalaban ng husto ng dahil sa pera. At ang sinasabi ay gusto nilang maibigay sa kanilang mga anak ang mabuting buhay. Ngunit habang masidhi ang hangarin nilang kumita ng pera, napapalagpas nilang makita ang paglaki ng kanilang mga anak. Dahil wala sila dito para sa kanilang mga anak. Hindi nila alam na ang tanging hangad ng mga bata ay ang atensyon at ang pagmamahal. Ang gusto nila ay ang makita at marinig. Kung mapapansin mo ang mga toxic na paniniwala o habit na ito sa sarili, maging isa ka sa kakaunti na kilalanin ito at baguhin ang ilang bagay. Ganyan ka kahalaga. Karapat-dapat ka sa lahat ng ito. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Sana ay nagustuhan mo at may napulot kang aral dito. Huwag mong kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe sa channel ko. Pindutin mo na rin yung bell all button para lagi kang ma-notify kapag may bago akong video. Pwede ka rin mag-iwan ng suggestions at recommendations mo sa comment section sa baba ng video ito. Hanggang sa muli, ako si Julieta Yang Orfiano. See you sa mga susunod ko pang videos.